Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, amin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalumong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, "Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon'y akin ang namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim. At ang sarili ko'y aking itinakwil." Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 10,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae, na ang mga pangalay Hemima, Kesha, Keren Hapu. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 160 taon. Nakabuhayan pa niya ang mga kanyang apo sa 4 na sanlahi bago siya mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, "Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako." Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay napakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas, kahit anong pagdusahin nananatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawaan ang aral mo't mga utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag na turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang mga pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Wala makapipinsala sa inyo, gayunman maggala kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa pagkatala sa langit ng pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagat inilihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay nito at inihayag sa mga taong ang kalupay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagat kayo na kinalulugod mo. Ibinigay sa akin aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makikilala sa anak kundi ang Ama, at walang makikilala sa Ama kundi ang anak at yung marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di narinig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin, sabi dito, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. At ang sabi nila, Panginoon, kahit po mga demonyo ay sumusunod kapag inuutosan namin sa ngalan ninyo. At ano ang sagot ng ating Panginoon? Sabi niyang Panginoon sa kanila, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Para bagang napakalayo ng sagot ng ating Panginoon. Hindi mo maintindihan kung ano talagang gusto niyang sabihin sa kanyang mga alagad. Pero alam niyo mga kapatid, mayroong dalawang bagay na tinuturo sa atin ang Ebanghelyong ito. Lalong-lalo ng sagot ng ating Panginoon. Una sa lahat, sinasabi niya na ang kasamaan ay kailanman hindi nagtatagumpay laban sa kabutihan. Kahit gaano man kahayag ang kasamaan, darating at darating ang panahon, hindi yan magtatagumpay sa kabutihan, lalong-lalo na sa kabanalan. Pero pangalawa, mayroong tinuturo rin sa atin. Ito ay babala sa mga taong mayayabang, mapagmataas, at ang tingin na sa kanila ay sarili ay napakagaling sa kabila ng kanilang tagumpay sa buhay. Alam niyo mga kapatid, tayo mga tao, meron tayo mga tendency na maging mayabang o ipagmayabang natin ang lahat nating mga achievements. Noong isang araw, ako ay nanonood ng mga filing of candidacy ng mga kandidato. Pag sila ini-interview, ang kanilang sinasabi, yung kanilang mga achievements. Bakit? Dahil gusto maalala ng mga tao ang kanilang mga ginawa. At ang sabi nila, dahil sa akin, nagkaroon ng ganitong batas. Dahil sa akin, o dahil sa akin, ako ay nakapagpatayo ng maraming tulay at nakapagpagawa ng maraming kalsada. At dahil sa akin, lahat sa akin. Kumisan ito yung tao, tayo bilang tao, nakikita natin lahat ng bagay na ang lahat na ito ay tayo dahil sa effort natin. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag sana kayo maging ganyan. Dahil ang lahat ng bagay na ito, kung bakit kayo naging ganyan, at bakit kayo nakapagpapalayas ng masamang espiritu, at nakakapagpagaling kayo ng mga may sakit, dahil sa aking kapangyarihang ipinagkaloob ko sa inyo. Diba kung ating pagninilayan sa buhay natin, kung ano man tayo ngayon at kung sino man tayo, iyan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi ni San Francisco ng Assisi, wala tayong dapat ipagmalaki sa buhay natin kundi ang ating kasalanan. Yan lang ang pag-aari ng tao, kasalanan niya. Pero ang lahat ng bagay na ito, kung marami ka mang pera sa mundong ito, marami ka mang kayamanan sa mundong ito,
iyan ay galing sa Diyos at biyaya ng Diyos. Narinig natin ang buhay ni Job sa unang pagbasa. Kung inyong sinubaybayan yung kanyang kwento at pag binasa niyong yung aklat ni Job, alam niyo, napakagandang pagnilayan sa buhay natin ang buhay din ni Job. Dahil kung ating pagninilayan o titingnan ang buhay ni Job, siguro sabihin natin, napakamalas naman ang taong ito. Si Job ay isang matuwid na tao. Malinis ang kanyang pamumuhay. Meron siyang matibay na pananampalataya sa Diyos. Pero isang araw, pinayagan ng Diyos na tuksuhin siya ni Satanas. Kaya anong ginawa sa kanya? Tingnan na natin kung hanggang saan ang iyong pananampalataya sa akin. Siguro sabi ng Diyos. Kaya yung ginawa kay Job, yung kanyang mga anak, habang sila'y nagpa-party, namatay sa aksidente. Ninakaw yung kanyang mga alagang hayop, hindi lamang isa, kundi libo, thousands, ang kanyang mga alaga, kamelyo, at iba't ibang hayop. Namatay yung kanyang mga tauhan, ninakaw ng mga ng ibang tao yung kanyang mga aririan. At hindi lamang yan, nagkaroon ba siya ng malubhang sakit at iniwan siya ng kanyang asawa at mga kaibigan. Pero alam nyo, napakaganda yung sinabi ni Job sa isang sa umpisa. Sabi niya, binigay ng Diyos, kinuha ng Diyos, salamat sa Diyos. At ngayon, sa pagbasa natin ngayon sa huling bahagi ng kanyang buhay, sabi dito sa unang pagbasa, sabi dito, ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. At nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae. Pinalitan ng Panginoon yung nawala sa kanya. Bakit? Dahil sa kabila ng kanya mga pinagdaanan, sa kabila ng kanya mga karanasan na sabihin nating matinding pagsubok sa buhay, hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi siya nawalan ng pananampalatayang. Dahil para sa kanya, ang lahat ng bagay nito ay nasa plano ng Diyos. Siguro magandang pagnilayan din natin sa buhay natin. Tayo bilang mga Kristiyano, minsan humihingi tayo sa Diyos ng ating mga pangangailangan. Pero minsan tayong sumusubok sa Kanya. Pag hindi tayo pinagkakalooban ng hinihingi natin sa Diyos, ano ang ginagawa natin? Pinanghihinaan tayo ng loob. At minsan lumalayo tayo sa Kanya at marami sa atin hindi na nagsisimba. Hindi na nagdadasal. At nakakalungkot, yung iba, lumilipat pa. Ayoko na maging Katoliko. Mas maganda dito sa ibang sekta. Pinapakinggan nila ang panalangin ko. Mas magaling ang Diyos nila kaysa Diyos natin. Pero mga kapatid, hindi yung sinasabi sa atin. Sana makita natin sa buhay natin na lahat ng mga bagay na ito ay pinagkaloob sa atin. Siguro, yung tinuturo sa atin na Ebanghelyo ngayon, buhay ni Job, isa lamang, manatili tayong mapagpakumbaba. Manatili tayong mapagpasalamat sa Diyos. Si Padre Pio, marami rin sa mga pinagdaanan sa buhay. Nung siya'y nabubuhay pa, marami siyang kumbaga taong lumalapit sa kanya. Sikat na siya noon pa. Buhay pa siya, sikat na. Marami ng mga taong lumalapit sa kanya, nagumihingi ng spiritual direction, nangungumpisal, gusto silang makinig ng kanyang misa. Pero alam niyo, sa kabila ng kanyang katanyagan, siya'y natiling mapagpakumbaba. Mga kapatid, ito rin yung hamon sa ating lahat. Sana tayo bilang Kristiyano, manatili tayo mapagpakumbaba. Maging humble tayo sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. At tandaan natin, ang lahat ng meron tayo, kung sino man tayo ngayon, iyan ay biyaya ng Diyos. At ipinagkaloob ng Diyos yan bilang regalo sa atin. At pagdating ng panahon, tatanungin din tayo ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa mga bagay na ipinagkaloob ka sa iyo? Baka nagyabang ka lang nung ikaw nabubuhay pa. Baka ipinagmalaki mo lang kung ano yung mga achievements mo, kung ano yung mga natapos mo sa iyong pag-aaral. Kaya ito yung hamon sa atin, manatili tayo mapagpakumbaba.
magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga biyay pinagkakaloob sa atin. Ngayon, naririto tayo ngayon para humingi ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio. Sana hindi lamang pagalingin tayo physically, kundi pagalingin din tayo yung spiritual nating pamumuhay, spiritual life natin. Dahil ang lahat ng bagay na yan, pag ito ay pinagaling sa atin, papagalingin niya ang buong pagkatao natin. Kaya sa misang ito, mga kapatid, ipagdasal natin. Ipagkaloob ng Diyos ang biyaya na kinakailangan natin. At ipagdasal din natin na manatili tayo mapagpakumbaba. Sa misang ito, magpasalamat tayo sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Material man yan o kung ano man yan, magpasalamat tayo sa Diyos. Tulad ni Job, binigay ng Diyos, kinuha ng Diyos, binigay ng Diyos, salamat sa Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong malikatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ang naniluwal ni Maria, na di na bumawas kundi lalo pa nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong ang kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhing bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mo manunubos namin. Kaya kaysa ng mga helang sisihawit ng papuri sa inang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu ng Panal, ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawang kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagwat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniialay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pang-ibig kay San Francisco naming Papa, di Gilbert aming obispo at ang tanang kaparyan. Alalahay mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, di San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay San mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay di sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangirihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalupa ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang kami pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo.
Panginoong Hesus, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag kami pagkakasala. Pagkalupan mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalitan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pagkikinabang, ang iyong gandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya yung pagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalobong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin po ng tahimik ang ating mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiosesis ng Lipa.
bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga kapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo mga kapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.